Ito guys, so pag-uusapan natin ngayon ang case information na kung saan ay nakalagay ang bail recommended. So ito yung dokumentong ito ang kailangan kapag ang isang akusado ay gustong mag-bail. So dito kasi nakasulat yung kaso at sa pinakababa sa left side, kapag nakaharap yung dokumento, ay andoon yung nakasulat ang bail. Kung bailable ba siya o bail recommended. So by the way, kung first time ka, no, mga pala si Pulisya ko, ang inyong criminologist. So yan guys, kung kayo ay mayroong katanungan, mag-join lamang po kayo sa ating channel. No? I-click nyo lang yung join at para sa karagdagang mga katanungan at para ma-assist ko kayo. Pero kung meron kayong katanungan, ito, so isa-isahin natin ang parts nitong dokumento, no? Pero ang value nito, ang tawag ay information. In short, nakasulat. Kung makikita nyo, ito, may ipa-plus ko yung sample. Binura ko lang guys yung mga mahalagang mga pangalan dito kasi nakakahiya naman. Kailangan pa nating humingi ng permission sa kanila. No? Pero this is na, dinilit na lang natin yung mga involved na pangalan para wala nang issue. Okay? So, ayan kung makikita nyo sa sample, no, ninumberan ko na lang para hindi tayo malito. Ang pinaka-main talaga nito, ang tawag ay information. Case information. So, sa pinakababa, yung number 1, ang makikita nyo dyan ay header. Header yan na kung saan nakalagay ang court branch, kung saan anong provincial yan, anong branch ng court. Okay? So, sa number 2, dito sa picture, sa photocopy, sa scan, no? Criminal case number, yung case number ng mga kaso. At sa number 3, yung title, kung ano yung kinaso. People of the Philippines versus. Yan, dinilit lang natin yung pangalan. Tapos, yun, sa pinaka number 4, mga sulat, information. So, sa paragraph 1, consider natin to number 5. Ang paragraph 1, title ng kaso. Paragraph 2. And hanggang 6 to, paragraph 6. At sa 7, makikita nyo yung ano, ito yung may hawak na nag-assist na prosecutor. Kung anong ranggo niya, nandito sa pinambay, yung number 7, makikita nyo number 7, nakalagay din siya sa number 8. Oh, ito yung pinakamahalaga, yung number 9. Dito nyo makikita yung kung billable ba siya at kung magkano ang bail, nandito yan. So, number 9. Ito, sample ko sa inyo. Bail recommended, no bail. So, wala siyang bail. So, yung number 9. At pinakababa ay yung signing prosecutor. Okay? So, maraming salamat. Yan po lamang ang ating short video regarding sa case information. At uulitin ko po, kung nakalimot kayong mag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa ating channel para ma-assist kayo. At i-click lamang and join. So, ako po ang inyong lingkod, ang inyong criminologist online, Polisya ko. Thank you for watching.